akin ang huling halakhak. Isang kwento ng isang babae na nakaranas ng pangapi ng kanyang madrasta sa pilitang inilayo ng kanyang ina sa kanyang ama para malayo sa pagmaltrato. Subalit sa kanyang muling pagbabalik ay muling nakaranas hindi lamang ng pangapi kundi ng kamatayan. Subalit ang bakas sa kanyang pangapi ay siya niyang ginamit upang makapaghiganti. Akin ang huling halakhak! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Akin ang huling halakhak! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ang nakaraan, sa pagdating ni Leo sa opisina ay nadatnan niya ang kanyang dating kasamahan sa trabaho na naghihintay kay Mr. Sanchez. Hindi nga naman maayos ang pag-alis ni Mr. Sanchez, nagkaroon nga naman ng pag-uusap na ibebenta nito ang kumpanya na siyang sinang-ayunan ng isang empleyado at mga kasama nito. Subalit biglang umalis si Mr. Sanchez dahil sa biglang pagdamay nito sa anak na si Edward na iniwan ni Vin sa Hong Kong. Hindi malaman ni Leo kung papaano magsisimula. Samantala, patuloy na dinadamayan ni Jamie ang ama na labis na nasaktan at nalungkot sa pagkawala ng kumpanya nito. Sa pag-uusap ni Leo at dating security guard na kasamahan ay naisip ito kung papaano niya mapag-uumpisa ng tahimik ang pagpapatuloy ng kumpanya. At ngayon, mga kaibigan, dito natin ipagpapatuloy ang ating dulang pinamagatang. Akin ang huling halakhak! Hanggat may mga empleyado at empleyada na bumabalik-balik sa opisina, hindi tayo makapagsisimula ng maayos, Kuya Miguel. Dahil wala tayong magagawa kundi sasagot ng sasagot lang sa mga tinatanong nila. Eh, alam naman natin na wala na silang maasahan kay Mr. Sanchez. Eh, hindi ba't hindi mo ko tatanggalin sa pagiging security guard ko? Oh. Oh, eh, sobrang problema mo. Ako ang makikipag-usap sa kanila habang ikaw ay nagtatrabaho sa loob. Hindi ganun kadali yun, Kuya Miguel. May sinabi sa kanila si Sir Pablo. Tapos, bigla siyang nawala. Yun ang hahanapan nila ng sagot. Si Sir Sanchez, ang gusto nilang makausap at hindi tayo. Eh, anong gagawin mo? Alangan naman na hihintayin mo silang hindi pumunta dito bago ka magsimula. May naisip ako kung paano tayo iiwas sa mga empleyado. At nang sa ganun ay magkapagsimula na tayo ng tahimik. Ano? Ipadlak natin ang opisina. Ipadlak natin ang opisina? Oo, Kuya Miguel. Ipadlak natin ang opisina para hindi tayo maistorbo sa loob. At paano tayo mo makakapasok sa loob kung ipapadlak natin? Hindi ba't may maliit na pintuan sa likod na natatakpan ng mga tabla? Ah, yung
pahingaan natin sa likuran? Oo. Hindi ma may pintuan na natatakpan lamang ng mga pira-pirasong mga table? Oo. Yun. Linisin natin yun. Pero panatilihin natin ang mga pira-pirasong tabla para mananatiling lihim ang pintuan na yun. Doon na lang tayo dadaan nang hindi nila alam. Eh, kung tayong dalawa, okay lang siguro. Pero, paano ang mga magiging kliyente mo? Alangan naman ha, doon mo rin sila pararaanin. Pansamantala lamang nating ipapadlak, Kuya Miguel. Ipapalam lang natin sa mga dating empleyado na talagang sarado ng kumpanya para hindi na sila dito pupunta. At ano? At habang ako ay nagsisimula, aalalahin mo ko siyempre sa lahat kong gagawin hanggang sa makabagon ang kumpanya. Eh, paano? At saan ka mag-uumpisa? Tulad ng sinabi ko na, Kuya Miguel, mula sa kaunting pera na nasa akin, makapagsisimula ko. Kumusta na ang kumpanya? Nakausap mo na ba ang dati nitong mga kliyente? Oh boy na eh. Nakakapagod pero okay na rin. At least, merong pinupuntahan ang pagpapakahirap ko. Trabaho kong lahat. Mabuti na lamang at bandyan si Kuya Miguel na lagi nakaalalay sa akin. Inuutusan ko sa mga kliyente na tapos na ang usapan. Kaya nakakatipid pa ako ng oras. Ay, saan mo kinakausap ang mga kliyente mo? Eh, isinara mo ang opisina eh. Personal ko silang pinupuntahan at nagugustuhan nila dahil hindi na sila mapapagod na puntahan ako. At kailan mo bubuksan ang opisina? Ah, pagkaya ko nang magpasahod ng kahit isa lang na empleyada, saka ko nang bubuksan. Pero sa ngayon, inay, ganito lamang muna. Dito muna ako sa bahay gagawin ng mga office works ko hanggang sa makaraos. Eh, yung kaibigan mo, nasasahuran mo ba? Ay, oo naman po, nay. Kabibigay ko nga ang sahod niya kanina eh. Ay, binawasan mo siguro ang sahod niya. Ay, hindi. Ganun pa rin yun, inay. Eh, nahihiya nga ako at dami-dami rin niyang ginagawa pero masahod eh. Ganun pa rin sa dati. Eh, maiintindihan naman niya siguro yan. Opo, inay. Nangako po ako kay Kuya Miguel na dodoblehin ko ang sahod niya kung makakabawi na ang kumpanya. Babawi din ako sa kanya. Eh, ang mga dating mga empleyado at empleyada, kumusta na sila? Pumupunta rin ba sila doon? Nang makita nila ang karatula sa labas na close, eh, hindi na sila pumupunta. Mabuti naman nang makapag-concentrate ka sa pagbabangon mo ng kumpanya. Oh, kumusta yung kay Mr. Hernandez, Kuya Miguel? Na i-deliver na raw ba? Oo. Eh, kausap ko lang kanina yung tumanggap ng delivery. Okay na raw. Eh, mabuti kung ganun. Yung property ni Mr. O, na ibigay mo na ba mga papeles? Oo. Noong isang araw ko pa naibigay yun eh. Tuwang-tuwa nga eh. Oh, talaga? Oo. Biniro pa nga niya ako eh. Na mula daw sa pagiging security guard ko eh, magiging higit ako. Oh, diba ha? Natututo ka na at madali lang. Sabi ko sa iyo eh. Eh, sagot ko naman eh. Instant agent ka ko sa kanya. dahil wala na akong choice eh. Eh, kundi pagtsatsagaan ko.
Tsaga lang talaga, Kuya Miguel, ang kailangan natin para magtagumpay tayo sa buhay, sa ating mga pangarap. Oo, oh, tsaga at talino ka mo. Hindi, kahit matyaga ka eh, kung wala ka namang talino, eh wala rin mangyayari, di ba? salamat, Kuya Miguel, ha? Oo, oh, naku, ito naman, oo. Oh. Eh, bakit ka naman nagpapasalamat eh? Eh, sinasahuran mo ako eh. Kulang pa nga ang sinasahuran ko sa inyo eh, kung tutusin. Naging all-around security guard ka. Yan ang natutunan ko sa'yo eh. Kahit matanda na ako sa'yo eh, ng 10 taon eh, natututo pa rin ako sa'yo. At dahil sa pambobola mo sa akin, Kuya Miguel na yan, ako nang magbabayad nitong kinain natin ngayon. Ano ko, okay pa lang naisip mo noon, ano? Ano? Na? Ano? Aking padlak ang opisina. Oh, magandang idea mo na ipadlak ang opisina, di ba? Tingnan mo ngayon, Kuya Miguel. Di, hindi na sila pumupunta ng opisina. Nang makita na nila na talagang totally sarado na ang kumpanya. Ang hindi nila alam, pareho tayong nasa loob at abalang-abala sa mga dati at bagong transaksyon ng kumpanya. Oo nga eh. Mabuti nga, hindi na walang mga kliyente ng kumpanya, no? Eh, hindi sila mawawala dahil hindi naman nila alam na nabankrap ang kumpanya eh. Ang nawala lang sa kumpanya kasi, ang mga board members, ilang investors, at mga empleyado. Eh, maganda kung gano'n ang naisip ni Mr. Pablo Sanchez eh. Ang bago malaman ng mga customer at kliyente, ang pagbagsak ng kumpanya ay ipinasalo na sa'yo. Oo nga eh. Matutuwa si Sir Pablo pag nalamang unti-unting nakakabangon na yun ang kumpanyang iniwan sa'yo. Gusto ko nga rin sanang ibalita sa kanila eh. Kaso, hindi na sila tumatawag sa akin eh. Eh, kung hindi tumatawag sa'yo, di ikaw tumawag sa kanila. Saka na lang siguro pag ibibigay ko na sa kanila ang paulang bayaran ko sa utang ko sa kanila. Eh, si Jamie, hindi mo ba natatawagan? Ha? Eh... Layo? Tinawagan ko pero out of reach lang cellphone niya. Eh, bakit kaya hindi mo matawagan si Jamie? Sa susunod siguro ng buwan eh, magbibigay ako kay Sir Pablo ng paunang bahay ko. Wow, sa loob ng ilang buwan lamang eh, nakaipon ka na ng paunang bayad mo ah. Oo, Kuya Miguel, awa ng Diyos. Ah, di ba pwede mo siyang mabayaran pagkatapos ng 2 taon? Oo, pero... Nasabi lamang niya yun para hindi ako masyadong mag-alala. At isa pa, meron naman akong naipon. Bakit ko pa hihintayin ang 2 taon eh? Alam ko, nangangailangan din siya. Eh, sa bagay. O paano? Dito ka pa ba? May aasikasuhin pa ako sa loob ng opisina. Wala na, hindi na. Sabay na lang tayo. Ako rin. Yung si Mrs. Argilis eh. Inihintay ko para sa closing deal namin. Talaga lang, ha? Oo. Huwag ka mag-alala, Kuya Miguel. Tulad ng pangako ko sa'yo, ha? 20% ang commission mo. Bukod pa sa buwan ng sahod mo na itataas ko na ngayong buwan. Nako, maraming salamat sa'yo, Leo. Malaking bagay ito para sa akin. Ito na naman bang ulam? Ano pa nga pa? Eh, Dora, yung ulam kaninang umaga. Magpasalamat ka. At may naiwan pa. Kung hindi,
hindi ka talaga mag-uulam. Alam mong hindi ako kumakain ng paulit-ulit na ulam eh. Hoy, bago ka magreklamo, maghanap ka muna ng trabaho. Bakit ako maghanap? Eh, may pera ako. Eh, hindi ba nauubos ang pera? Kahit gaano ang pera mo, kung wala ka namang trabaho, ay talagang mauubos. Panay na lang labas. Walang pumapasok. Abay, mawawalan ka ng ulam. Dami-dami mong satsat. Bumili ka na nga ng ulam. Abay, at sarili mo lang pala talaga ang iniisip mo, no? Paano naman ang anak mo hindi na mag-uulam? Hindi na kakain? Nasaan ba yung marami kong pera? Ha? Iniintriga ko lahat sa'yo eh. Nasaan na? Abad? Talagang hahanapin pa? Natural. Pera ko yun eh. Ang sabihin mo, ninakaw mo? Oy babae, kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang santa ka? Hindi ba't kasama ka sa pagnanakaw na yun? Ikaw pa nga ang nagplano eh. Kung ganito na lang ng ganito ang buhay ko, mabuti pa. Maghanap ako ng lalaking magsosuporta sa akin. Di maghanap ka. Problema ba yun? Magkaalis na nga. At saan ka pupunta? Sa sugalan na naman? Lintik na buhay tao ah! Papa, inumin niyo muna itong gamot niyo. Salamat, anak. Ang kuya mo, ang mga ate mo, umalis na ba sila? Opo, pa. Papa, magpalakas kayo. Wala na akong pera, anak. Naubos na sa pagpapa-hospital ko. Huwag po ninyong alalahanin ang pera. Nandito kaming mga anak niyo, Papa. Alam ko. Pero hangga't maaari, gusto ko ang sarili kong pera. Pa, pera niyo rin lang ang pinag-uusapan eh. May dumating kayong pera. Saan galing? Kay Leo po. Oh, ibig sabihin, nairaos niya ang kumpanya. Opo, Papa. Naibangon niya muli ang kumpanya unti-unti. Akin ang cellphone ko. Tatawagan ko siya. Aalamin ko ang lagay ng kumpanya kahit hindi ko na pag-aari. Pa, magpalakas muna kayo. Kukumustahin ko lang ang kumpanya, anak. Pa, kaya po kayo nang hina. Dahil na-depress kayo. At kaya kayo na-depress ay dahil sa kumpanya. Kaya pakiusap, Papa. Kalimutan nyo na ho ang kumpanya. Ay talaga, bubuksan mo na ang opisina ng kumpanya. Opo, Inay. Fully paid na po ko sa utang ko kay Mr. Pablo. Kaya pwede na akong gumastos ng iba pang gastusin. Tulad ng magkakaroon ng ilang empleyado at empleyada. Anak, natutuwa ako at paunti-unti mo nang nairaos at itatawid ang noon ay pabagsak ng kumpanya ni Mr. Sanchez. Tuloy-tuloy na ang pagbago ng kumpanya, Inay. Sa tulong ng ating Ama sa Langit. Babaguhin mo ba ang pangalan ng kumpanya, ay, anak? Hindi, Inay, hindi. Nangako ako kay Sir Sanchez na mananatiling Syama ang pangalan ng kumpanya. Tignan mo nga naman, ano? Sinong makapagsasabi na
aangat pa ang sa aming kampanya. Eh, ngayon ay panglimang anibersary na mula nang hawakan mong kumpanya. Hindi ka lang uwisi ngayon. President ka pa ng sarili mong kumpanya. Hindi ko nga rin inasahan na ganito ang mangyari, Kuya Miguel. Ang pangarap ko lang noon eh, maibangon at mapanatili ang katatagan ng Siyama Company sa pananalapi. Pero, hindi lamang yun ang nangyari. Hindi mo lang naibalik ang katatagan ng dating Siyama Company. Bagkos, nadubli mo pa. Mas dumami ang investors at kliyente natin. At yun ay dahil hindi mo rin ako iniwan, Kuya Miguel. Oh, kaya na. Naku, busog na ako. Kaya na. Teka, yung isa nating kliyente, ha? Dumating. Sandali lang, ha? Asikasuhin ko. Sige, Kuya Miguel. Asikasuhin mo lang. Magandang relasyon sa aking kliyente ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling matatag ang kumpanya. Sige, asikasin ko muna. Sige. Dito kayo, Juan. Nandito na nga ako sa posisyon ito. Salamat sa pugmay kapal sa tagumpay. Hindi ko lang naibalik at naingat ang Siyama. Nadubli pa ang narating. Hi, Leo! Congratulations! Magda! Ano ang mangyayari ngayong muling nagtagpo ng landas sina Leo at Magda? Mga kaibigan, huwag ninyong kaliligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Akin ang Huling Halakha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Robert D. Guzman, June Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Akin ang Huling Halakha! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.